What is up, guys? So for the vlog today, medyo iba naman po yung gagawin po natin. Meron po tayong bibigyan ng konting tulong, konting ayuda. Nakita ko lang po ito sa social media, ang storya ni Kuya Roderick, isang pedicab driver sa Caloocan. So siya po ay may sakit na leukemia at siya ay nagpapagamot sa PGH. Pero ganun pa man, kahit hirap po yung kanyang kalagayan, ay hindi po siya tumitigil. Siya po ay kumakayod at nagtatrabaho para po matustusan yung kanyang pangangailangan at yung sa kanyang pamilya. So talaga nakaka-inspire po yung storya ni Kuya Roderick. Try po natin siyang hanapin at bigyan ng konting tulong. Let's go, guys! Kasi minsan masyado tayong nalilibang sa sobrang politika, sa sobrang away-away, agawan sa kapangyarihan, pero nakakalimutan natin na yung importante yung pagiging makatao natin. Nakakalimutan natin yung pagtulong natin sa kapwa, na ang daming Pilipino ngayon na kababayan natin ang nahihirapan. Mas importante yun kaysa sa kahit anong politika na meron ka, diba? So kailangan huwag mo wala yung pagiging makatao natin at pagmamatulungin natin. Kasi yun yung magandang ugali ng mga Pinoy eh, na sana huwag mo wala. Yun ang ma-encourage natin dito sa mga gagawin nating mga videos na ganito. Kuya, alam nyo kung nasaan si Roderick? Roderick? Oo, nag-sidecar. Sa dulo. Sa dulo lang po, dire-diretso lang po. Kuya, kay Roderick. Muga. Sa dulo po. Sa dulo pa. Nakapula. Thank you po. Ay, Kuya Roderick. Kamusta po? Kamusta po kayo? Nakita ko po yung sa Facebook nyo. Saan po yung pedicab nyo? Andun po, yung nakaparada po. Pwede pong ano natin? Opo. Ilan taong ka na? 44 po. 44. Kasama mong pamilya mo? Opo. Kasama ko yung pamilya ko. Okay. Ilan anak mo? Tatlo. Tatlo. Pasok po. Ay, hello po. Facebook. Ano pinagdadaanan nyo ngayon sa ano, sa nakita ko parang sa kalusugan nyo? Oo nga po. Hindi ko po talaga siya sinasadya. Nasakay ko lang po siya, then wala po talaga siyang masakyan. Sinakay ko po siya, then sabi ko saan po sila. Nasabi, 10 Avenue. Medyo malayo po. O sige, okay lang. Dinulungan ko po siya. Hindi ko talaga alam na ipopost niya po ako. Nagulat lang po ako. Ang inyo pong kalagayan, eh, gano'n na po katagal? 2019, January 28, 2019, na-diagnose po ako ng chronic myelogenous leukemia. Una po, talagang kada linggo, tinitingnan po ako ng PGH. Tapos tumagal-tagal, at naging 2 weeks. Tapos hanggang naging every month na ang naging check-up ko po. Pero napakahirap po talaga yung pagkukuha ng gamot kasi hindi ko po alam talaga kung paano eh. Then napakahirap po pala pumila sa PCSO ng mga panahon na yun. Tinatanggap lang po nila is 10 tao na magbibigyan ng assistance. Gabi pa lang, pipila ka na para kinabukasan. Makukuha mo yung gamot kasi 10 katao lang po yung tinatanggap nila. So yung mga gamot po magkano inaabot? At 13,475 sa Globo Asiatico for 1 month. Pero nakukuha ko naman po siya ng libre na nagawa nga na po sa PCSO, SWD, magtsatsaga lang po sa pila. Pero ngayon hindi na po siya ganun kahasil. Kahit umaga na po kami ngayon pumunta sa PCSO, is nakakakuha na po kami. Kaya lang po, sa masamang balita po is, dati po, 1 month po kami nabibigyan. Ngayon is, sa loob na isang taon, apat na buwan. May mga mababait naman po, pero hindi naman po talaga nanghihingi agad. Kung meron na itatabi, saka meron nagbibigay, iniipot ko muna din. Binibili ko po. Opo. Tapos pinapost ko naman na
makabili na ako maraming salamat sa mga nagbibigay sa akin ito. Parang matuwa rin naman po sila na talaga nakikita po nila yun. Pero ngayon po, araw-araw pa rin na yung katrabaho, kumakayos po. Opo. Paano po yan? Ngayon, pag sa COVID, naapektuhan po yung inyong kabuhayan. O, ano po ang nag-apekto sa inyo nitong pandemic? Napakalaki po ng hinina ng aming pagsasadya po. Dati po, kumikita ako ng 500. Ngayon po, 200 na lang po. Isang araw? Opo. Napakahirap po. Opo, talaga. Para pagkain nyo pa lang, kulang na, no? Opo. Kaya, hindi ko alam saan nakukuha ng panggamot ko. Tapos, isa pa talaga, pinaka-pinaka, ano ko po, nahihirapan po ko is laboratory. Every year po yun, 16,000. Yung 16,000 na yun, ang laki. Kailangan daw pong gawin yun kasi sa NKTA po siya ginagawa. Magmula ulo hanggang paa po, makikita po yung senda. Eh, buti po hindi po nawawala yung pananalig niyo sa Diyos. Opo. Kasi, 1999 pa lang po, namamanata na po ako sa mahal na po ang Nazareno. Okay. Hanggang sa ngayon po, sinama ko po yung mga anak ko. Nakikita ko din po sa pag-iikot ko na ang dami nating kababayan, nahirap sa buhay. Yung po, may pinagdadaanan na sakit. Yung hirap sa buhay, kaya naman yan. Kaso pag nagkasakit, yun po ang hirap po talagang harapin po eh. And huwag mawawala yung tiwala po natin sa Diyos. And meron at meron pong mga mabubuting loob po na tutulong po sa atin. Kasi makakaraos din po tayo, Kuya Roderick. Ako po, in behalf po sa mga nanonood po sa channel po natin, sa Models of Manila, sa mga taga Maynila, gusto po namin magbigay po ng konting tulong lang po. Na, kasi po ako ay nai-inspire talaga sa mga storya ng katulad ng sa inyo, na kahit hirap sa buhay, hindi napapagod na kumayod para palakihin ng maayos yung pamilya at malagpasan yung kasakitan na po na pinagdadaanan po. So ito po. Ito po, maraming salamat po sa mga viewers po natin kasi ito naman po, kinukuha ko lang din po sa kinikita po natin dito sa YouTube. Kuya, konting halaga po, 5,000 po para po tulong po sa inyo po. Kahit pa paano po, nasabi nyo sa isang araw, isa kikita 500. At least po, makatulong man lang po sa panggastos nyo, sa kalusugan nyo, tsaka dito po sa pamilya nyo po. Maraming salamat po. Hindi po konting halaga. Napakalaking halaga po ng nagdurong nyo po. Lalo na po ngayon, talagang ang kailangan po talaga. Eh, sino pa ba magtutulungan kundi tayong Pilipino? Yung ginagawa ko po sa channel ko, parating sinasabi ni Yorme Isko, walang tutulong sa kapwa Pilipino kundi tayong mga Pilipino din. Tayo din po ay magtutulungan. Very happy to meet you po. Maraming salamat po at pinatuloy nyo kami dito sa bahay nyo po. Mapapanood kayo ng aking mga viewers. At truly inspirational po yung pong inyong story. At sana po wag kayong mawawala ng pag-asa. Makakaraos din po tayo. Maraming salamat po. Saka pwede pong magpa-pictures po tayo? Opo, sige po. Sige po. Para po sa aking pamilya talaga. Opo, syempre. Kaya sana ma-appreciate mo din hard work na ginagawa nung dad mo. Kasi lahat yan ginagawa niya para sa inyo. Mahalin niyo yung isa't isa. At the same time, alalayan niyo din yung tatay mo. Syempre, napapagod din pag sa trabaho. So, lahat naman ng magulang, ginagawa yan para sa mga anak nila. Tama. Salamat po, Tatay Roderick. Ako po, magpapasalamat po sa inyo. Napakarami po yung ginawa po. Opo. Ako po, nakakataba po ng puso ko pag nakakatulong po ng mga katulad ng mga kapwa natin Pilipino. Katulad nyo, na-deserving naman. Kasi alam mong pag tinulungan, mapupunta sa pamilya and sa kalusugan and alam nyo nagpupursige para i-improve yung, para iahon po yung kanilang pamilya sa mga problema. Salamat din po. Thank you very much po. So, yun. Ito yung pedicab na ginagamit ni Tatay Roderick. Yung napansin ko doon sa post niya, merong God First pa na sticker. So, ibig sabihin yan, God First, titiwala tayo sa Diyos, mawawala yung ating paniniwala sa Diyos, katulad ni Kuya Roderick, na kwento nga niya, namamanata pa siya sa Nazareno. So, mahirap ang buhay, pero kayang-kaya yan, basta pagtiwala lang tayo sa Diyos. At of course, magtatrabaho tayo at kumayo tayo para sa pamilya natin. Opo, tama po kayo. So, yun guys. So, dito po, mula po dito kay Kuya Roderick sa may Caloocan. Thank you very much po for joining us. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagbablog at pagbo-cover po ng iba't ibang storya ng buhay. So see you po sa next video po natin, Pilipinas, God First. Bye-bye guys. Thank you po.